what's up? So it's our day one here in Sikihor. So maaga akong gumising para libutin tong resort namin. And guys, nandito ako ngayon sa beachfront. Ayan. And masasabi ko guys, sobrang ganda ng napili namin resort. Guys, yung beach nila sobrang clear ng water. Ang puti ng buhangin. Tapos yung buhangin pino din at ang daming seashell. So ngayon, naglalakad-lakad lang ako dito. Para, alam niyo na, ma-relax bago kami mag-start ng coastal tour. Dito kami sa Villa Mar Marine nagstay. 5 minutes away lang siya sa port, which is really good. And yung inspiration ng resort guys is para siyang Bali, Indonesia, pero yung owner is Japanese. Ako galing kanina guys, papunta dun sa beach. So pagpasok nyo, meron silang view deck. So pwede ditong kumain and mag-host ng event siguro. Tapos ito yung main house nila. Ito yung lobby dito, nagbe-breakfast. Tapos ito yung reception. Ito naman yung way papunta dun sa exit ng resort and other villas. Let's go guys, pasok tayo sa aming villa. So yung inspiration ng villa nila, hindi ko rin maintindihan kung Bali ba or para siyang Siargao. So pagpasok nyo, meron dito ang lalagyanan ng mga sapatos. Tapos dito sa right side, ito yung first CR. So nandito yung toilet, shower area, tapos meron din silang sink. Pagpasok nyo naman dito, meron tayong platform. So dito pwedeng daw matulog, kumain, ganyan. Pero kami nilagyan na lang namin ng luggage para easy access. Tapos pagpanyo dito, meron bed dito. Inakyat na namin kasi walang gustong matulog sa baba. Tapos meron kaming mini kitchen area. So ito yung mga sabitan namin ng damit. Meron din kaming ref. Tapos guys, meron kaming tawag dito, veranda or balcony. Ayan, ito yung itsura niya. Merong mga kawayan na upuan, tapos mayroong area doon, pwede sigurong magluto, ganyan. Tapos, dito naman is yung isang shower area. Ayan, tapos mayroon siyang salamin. Dito naman guys is yung attic namin. So, dito meron siyang sobrang laking space na kasya lahat. So, pasok tayo kasi natutulog yung buong mga kasama. Ayan, teacher niya. So, ito yung space one. Tapos, dito sina doon. Tapos ito yung space ko guys. Lakas yung mga Japanese sauna. Ayan. Tapos meron na siyang salamin. Good morning guys! So ito yung breakfast namin. American style. So nag-order lang kami ng bacon with egg. Tapos si Ate Joy nag-brewed coffee and mango shake. Tapos itong dalawa, Milo. Then kami ni Tony, banana shake. So ayan guys, ito yung sasakyan namin na multi-cab. Ano ba? So meron siyang TV and speaker. So ayan guys, punta na kami sa aming first destination. So wala sa akin. So yung kasama namin, ganyan dapat mag-makeup. Yung merong ano. Yung team namin guys, parang ano ngayon, Jurassic Park. Ito yung isa namin dinosaur. Hoy dinosaur! Hoy! Makakayulit niyo! Hi Barney! Barney! And guys, ito si Kuya Roland. Tapos, ina-assist niya kami dito sa picture taking. Siya rin yung aming tour guide. Nag-start na yung aming coastal tour. Bale, si Kuya Roland yung aming tour guide. And guys, yung Sikihor, tawag doon. Maliit lang siya na isla. So, pwede siya libutin in a day. And meron lang siyang anim na barangay. Tapos, yung mga tao dito guys, mabubahit sila. And, sobrang friendly. Hey guys, so ngayon nandito kami sa Paliton Beach. Grabe, para siyang Boracay, pero mini version niya. So, dito merong mga foods. Ito sa likod. Tapos, meron din sandcastle. And, meron din, mga swing. Ayan. So, ikot lang kami dito guys. And, picture taking. Kasi, doon kami sa isang falls, magsuswimming. Sinasabi ko sa inyo sa Sikihor, sobrang clear ng water and sobrang pino talaga ng buhangin dito. Ayun o, tapos tignan yung tubig, sobrang clear. Ito yung human drone nila. So nagtatry kaming ganyan. Tapos ko lang itry yung human drone na swing, sobrang ganda na experience guys. Ayan, itong si Kuya, sobrang galing niya mag-video. So kung gusto niyo pumunta dito, you should try it.
kinakain namin ng sea urchin. So yung price niya is 10 pesos per isa. Tapos pwede nyo siyang kainin na with suka or raw. So ayan. Yung sea urchins namin guys, buhay pa. Ayan, kay ate. Sige po. Guys, lasa lang siya ng talaba. Ito yung itsura sa loob guys, bali yung yellow yung kinakain. So ayun guys, sign na natin siya. Kasi dami namin nakikita dito na kumakain ng ganito. So sabi namin, try namin. Sarap. Dami siyang lasa. Tamis? Oo, oh, parang yung suka lang na yung ano, yung iba. Pero matamis. Yung yellow, matamis talaga. Mm-mm. Parang talaba lang din. Mm-mm, dami siyang lasa. Iba-iba daw. Kasi may suka. Mm, okay. Masarap siya guys, hindi siya lasang dagat. So ayan guys, try naman namin to. Sea grapes. Sea grapes, bale to, 60 pesos siya. Ayan guys, try na natin siya. Dapat marakal. Hmm, naman siyang lasa. Lasa lang siyang ano, parang pumuputok lang siya. Pero okay lang. Hey guys, what's up? So nandito kami ngayon sa Kawayan Holiday Resort. So very strict sila dito. Available naman siya for public. Basta meron lang siyang entrance fee na 100 pesos. Ito yung famous sa TikTok guys. Ayan, yung merong stairs pababa dun sa beach. And sobrang ganda talaga guys. Ito yung place nila guys. Meron silang pool. Tapos ito daw mga villas na to is minimum stay dyan is 3 nights. Tapos ito yung sinasabi kong stairs pababa dun sa beach. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, ito sobrang clear ng water. Guys, behind the scene. Itsura sa baba guys. So meron pang stairs dito tsaka doon kasi meron ng stop sign. Tapos guys, sobrang ganda talaga dito. Tingnan nyo naman yung tubig. As in clear na clear. So ito lang yung papunta sa taas guys. Medyo stiff lang siya. Tapos meron siyang butas doon. So kailangan ingat lang. So ayan guys, nag-order lang kami ng ano, Kawayan iced tea. Naman naman natin. Sarap siya guys. Lamit ang kahit. Hey guys, what's up? So ngayon nandito kami sa Balete 3, yung merong fish pa, tapos merong restaurant na parang treehouse. And also meron silang mga souvenirs dito, so titingin din kami na pwedeng ipampasalubong. Ito yung itsura ng fish pa guys, so merong pool dun sa baba, nandun yung mga doctor fish, tapos ito yung 400 year old na Balete 3. Tapos dito sa side, ayan, may mga souvenirs area, tapos ayan. Ito yung bibili namin guys. Ito yung sikat sa kanila. Yung Botodals ba yung tawag dito? Nandito kami ngayon sa Balete Bistro. Dito kami magla-lunch. And sa Sikihor pala guys, yung specialty nila is yung umba. Yung adobong minatamis na baboy. So ito-try din namin. Ito yung food na in-order namin. So mayroon kaming umba, buttered chicken, tapos pork siniga. Kasi mayroon kaming kasama na bagong braises. Hindi po siya makain ng solid food. Ayan guys, makain na to ni. Ayan guys, legit, sobrang sarap ng pagkain nila. Hey guys, what's up? So nandito na kami ngayon sa Kabugahay Falls. So meron siyang entrance fee na 20 pesos. Tapos meron siyang only swing na 20 pesos din. Tapos yung balsa, 20 pesos per head. So pagpunta kayo dito guys, magdala kayo ng ano, parang hiking shoes. Kasi sobrang stiff nung daan. Medyo medyo madulas. Tsaka dadaan talaga kayo sa mga tubig-tubig. So itong Kabugahay Falls guys, meron siyang tatlong tier. So meron siya yung 20 feet, 15 feet, tsaka 10 feet. So guys, kakatapos lang ng water activity namin dito sa Kabugahay Falls. Nag-ano kami, balsa. Tapos insert ko na lang pala dito sa video yung mga human drone shots namin. Sobrang ganun na lakuya.
grabe. Sobrang nakakapagod dun sa Kabugahay Falls kasi kahit baba siya, tapos sobrang dulas din ng mga dinadaanan. And hindi rin kami nagstay dun guys kasi sobrang labo ng tubig dahil malakas yung ulan kagabi. So puro putik siya. Hey guys, what's up? So ngayon nandito kami sa Logdoong Beach. So pupuntahan namin yung famous dati na cliff diving pero ngayon nakasarado siya. Ito yung itsura nung papunta sa cliff diving. So mayroong kawayan na hagdan doon. Tapos dun yung cliff diving. Ito yung itsura ng cliff diving guys. Ito yung una tapos yun yung pinakamataas. Kaso ngayon sarado siya. And guys, kanya po kami mag-shoot ng mga social media posts namin. As in boys buhay talaga. So ayan guys, si ano po kasi si Don, medyo takot po siya sa heights. Medyo lang po. Ayan. Tusog ka po doon, ma'am. Ayan. Tita, trust pa. Huwag yung tumingin ka po, babe. Hey guys, what's up? So ngayon nandito kami sa Pande Bisaya. So tatry namin yung Pande Munggo nila tsaka mga Pande Coco. Ano pong laman sa loob niyan? Wala, plain lang siya. Parang mamon. Ah, okay pa. Ito yung mga ibang tinitinda nila, guys. Ayan. Ayan guys, nakakita nyo si Kuya. Ayun, yung naka-blue. Doon sa may umaapoy na yun, doon nila niluluto yung mga bread nila. So, pugon yung ginagamit. And guys, nag-order lang kami ng mga tinapay dito sa Pande Bisaya. And grabe, sobrang sarap ng mga tinapay nila. At sobrang mura lang. Ano man sabi nyo guys sa food? Guys, papasensyon na yung angle ko kasi nahirapan ako. So titikman natin tong torta. Ito yung pinagmamalaki nila. Masarap siya guys, para siyang bibingka. So sobrang dami ng egg and creamy siya. Happy birthday to you. Ang ganda po ng kandila. Anyong cake. Sobrang sarap po ng cake, guys. Advance. Ako rin po yung humawak niyan. Ako yung nagintay. Oh, wish na. Bago mo i-blow. And guys, nagpa-set up kami ng table dito sa deck for our dinner. So meron kaming beef teppanyaki, tempura, cordon bleu, chicken, sweet and sour pork, tapos mushroom soup. Ayan, so lang. Hindi kami natuloy sa ano namin, party kasi walang available na maghahunted at sundo. And guys, ito yung Sans Rival. So kinain ko yung part na to, tapos meron pa po akong ambag dyan. Tapos ako rin yung naghintay doon sa waiting area. Ako rin po yung nagbitbet hanggang port. Ayan, so kakain na kami. Good morning guys. So it's our last full day here dito sa Sikihor. So meron kaming mountain tour ngayon. Half day lang siya kasi kailangan namin bumalik dito for our dinner. Tapos nag-breakfast lang kami dito sa Beautech. So hinintay lang namin yung food namin na maserve. So nag-order ako ng American. Tapos sila mga Filipino breakfast, tapos nag-shoot din kami for everyday coffee. Ito kami ngayon sa convent. Ito daw yung pinakamalaking convent sa loob ng Asia. Tapos sa likod namin guys, yun yung Lazis Church. So nagpipicture lang kami dito sa loob ng parang museum nila. And guys, ito yung map ng Sikihor. Bali dito kami nagstay sa La Arena. Dito sa kabilang side guys, nandito yung museum nila. So nandito yung mga damit ng pare, mga ribulto, tsaka mga gamit sa simbahan. Guys, sige nyo naman kami magkakaibigan. Nag-effort talaga kami mag-OOTD para dito sa shoot. Dito na kami sa Sambulawan Underground River. This will be our final activity dito sa Sikihor Tour. So, pagpunta kayo dito, merong entrance fee na 250 pesos. Meron na siyang kasamang life vest and tour guide.
May ano guys. Meron dito. Meron po. Ilagay natin muna yung light. Bali pagpunta dito, meron silang life vest. Ayan, tapos meron ding ano, light na gagamitin pa pasok. So, ayan, pababa na kami. Pagdara tapos. Yan yung ano, yung yan yung bunganga ng kuweba, ma'am. Yan o. Wala nga na dyan, kuya. Anong kachernahan na? Say hi guys, are you okay? Ay, wala nang makita. Yan ayan. Ito at saka yan. Yan, tinatawag yan as stalagmites. Marami yan dun. Ba't yung nawakan mo? Nandito na kami sa loob ng kuweba. Hindi ako masyadong makapag-vlog kasi madulas yung dinadaanan namin. So ngayon nandito na kami sa first part. Guys, mahilig po ko talaga kami sa extra challenge. Kuya, pwede naman umawak sa side, no? Ayan guys, sa sobrang kagustuhan namin ng adventure, papunta na po ata kami sa kawalan. Last na namin to. Sasabihin ko sa vlog ko kasi napunta dito. Hindi man, joke lang. Masaya naman. Nag-airplane pa po kayong para dito. Kasi kapag ilunggo, may Don po tagal lang, may prenup ko pa kayo. Ay, you don't know, learn niya. Punta ko nila ang lipstick niya, mamaya bura. Muna yung mamaya ba siya? CCTV. Suspect number one. Tapos lang ng trail namin. So, almost 30 to 40 minutes din yung nilakad namin dun sa mismong underground river. Guys, magla-lunch na kami. Napagod po ang mga ano, cave warriors. So, nag-order kami ng bird nest. Tapos, buttered chicken tsaka ano, dalawang lumpia. So ayun guys, kaya pala walang naliligo dito sa harap namin. Kasi hanggang tuwod lang po yung dagat. Tapos pagpunta mo doon, medyo nakakatakot na kasi iba na yung kulay nung tawag doon, yung baba. Kaya ngayon ang gagawin namin ni doon is titignan namin tong ano, starfish dito. Sobrang gaganda nila and alalaki. Itsura ng seabed guys. Tapos may mga starfish dyan. Ito pa yung iba. Meron pa doon. Dito naman sa part na to guys, may mga mangilan-ngilan pang starfish pero sobrang daming sea urchins. Ayan, yung mga black na yan. So hindi sila pwedeng matapakan kasi alam ko masakit to sa paa. Ayan, sobrang dami. Pero hindi ko alam kung ito yung mga sea urchins na kinakain or mga ano lang sila, mga lamang dagat. Kaya pala yung mga ibang tao dito guys, pag gabi, meron silang hawak na flashlight tapos naglalakad sila dito. Siguro kumukuha sila ng mga sea urchins or mga isda or mga crabs, ganun. Nandito kami ngayon sa deck. Nagpapaset up kami for our dinner party. Ayan, nandun sila. So, hintay lang namin maluto yung food. So, magshoot muna kami ng mga pictures. Paset up lang kami ng table dito for our dinner for our last day here in Sikihor. Ito yung food na in-order namin guys. Tapos syempre meron kaming wine kasi lagi naman kami nag-wine night every trip. Yan sila. Cheers!